Ano, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Nandito po tayo sa Deck 16 ng aming barko. Nandito po yung Abyss. Yan po yung Abyss. Mag-slide ka from Deck 16 to ang bagsak po niyan ay sa Deck 6. Yan po ay dry slide. Para kang sasakay ka sa parang banig kasi dry slide siya. Wala siyang tubig. So yun. Yan muna yung intro natin. Yan po ay Abyss. Nasa Oasis class po tayo ngayon na barko. Ako po ay guardia rito. Yun. As you can see guys, nagmamas kami kasi nga yun nga yung protocol ng barko. Mas maigi na rin kasi mag face shield pa, diba? So ito nga kami ngayon dito. Ganto-ganto lang guys, medyo tahimik kasi wala masyadong tao. Kapasidad kasi nito nasa ang crew member nito mahigit 2,000, mga 2,300 or 2,500 at ang guest natin ay aabot ng 6,000 mahigit. So yun guys, may nagtatanong kasi dito sa comment na siya daw po ay merong experience, wala pa isang buwan, wala pang isang taon. Ngayon, matagal po siyang tumambay pagkatapos nung ilang taon, pagkatapos nung experience niya. Yun, tapos nagtatanong siya guys kung ano ba dapat ang kuhain niya na training, yung BT. BT kasi yung pangunahing pangailangan natin bago tayo makakuha ng Seaman's Book. Although siya, meron na siyang Seaman's Book, meron na rin siyang BT. Kaso nga lang, expired. Ngayon, ang kinuha niya guys, pumunta siya sa isang training center. At hindi naman siya, siguro hindi siya nagtanong. Minsan kasi yung mga training center, basta bira lang ng bira yan eh. Kahit hindi na nagsasuggest ng ano, kasi basta lang magkapera. Tapos para lang mabayaran mo na yon, which is nangyari din sa akin yun noon, nagdoble tuloy yung training ko. Yun. Ang nangyari sa kanya guys, expire yung BT niya. Tapos yung experience niya wala pang isang taon. So ang dapat niyang kuhain nun guys, at kung naka-experience ka man ito, ang dapat mong kuhain guys, full course ka na para mapasiupi mo yung BT mo. Sinasabi lang naman at ginagawa yung mga repressor, yun yung meron ka pang isang taon valid na kailangan mo na siyang refresh, para kasi pag sinakay mo yung isang taon mo, hindi na siya aabot ng 6 months yung matitira. Let's say isang taon mo experience, kontrata mo ay 8 months. Kontrata mo ay 8 months. So pagka-uwi mo, 4 na buwan na lang. So kailangan mo na yung full course. Magpo-full course ka na nun. Kasi 4 na buwan na lang eh. Ngayon, para maiwasan mo yung kukuha ka ng full course at magbabayad ka ng mahal, ang gagawin mo, isang taon siya bago mag-expire, mag-training ka na guys. Repressor, siguro nasa repressor pagka ano, nasa 2,000 mahigit yan. Eh ngayon medyo pandemic, may mga mura naman na training center like Compass, yan, nasa alam ko dyan yan banda sa may Quirino eh. Tapos meron din dito sa Globe Maritime, sa may Carriedo Station. Dyan guys, pwede ka mag-training dyan sa Carriedo. Alam ko, kasi doon ako lagi nagtitraining guys, which is ano ko naman sa inyo, may suggest ko sa inyo yun. At least papano, libre siya ng tanghalian. Yun. Tayo para hindi na tayo masyadong gagastos, kasi sasakay tayo, magkukommute tayo papunta dyan eh. Kung meron ka masasakyan, di mo rin masyadong magawa kasi wala kang mapagparkingan guys. Yung pambayad mo ng parking, mas maigi pa masahin mo na lang, tsaka traffic pa. So yun yung mga training center na subok na at mura, at lalo pang magmumura yan kung babalik na sa dati. Although ngayon ang cruise industry naman, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga passenger ship, ay unti-unti naman na nagbibigay linaw na magkakaroon ng tsansa na makapag biyahe ulit guys, kasi medyo lumuwag na yung CDC ngayon, parang lumuwag na sila sa pagkakatali. Alam mo yung ano, na sa sobrang higpit ng tali ngayon,
ng CDC, paghihigpit nila sa mga cruise industry, niluwagan na nila ngayon. Kasi halos lahat naman dito sa Amerika, guys, meron ng mga vaccine. So, yun. Yun ang sagot sa tanong mo, nung tanong nang nasa comment section ko, na pagka ganun, may isang taon na yung isang taon na lang yung natitira sa validity ng Siemens book mo or yung sa BT mo, renew mo na kagad. Para ano, eh pagka renew mo, ang ano nun sa'yo, yung mga training center na concern naman eh, hindi naman kasi lahat ng marino malaki yung sahod eh. So, ako concern nila niya na sir, pressure ka na lang kasi may isang taon valid pa naman. Usually sa Globe, tinatanong nila yon. So, isa suggest nila kung repressure ba yung kukuhain mo o full course ng BT. As of now, ang ginagawa nila nito, yung repressure sa Globe, nag-training kami, mga 2 days lang yata yun noon, based on my experience. 2 days lang kaming nag-training sa training room. Yung training room, ang kapasidad ay 24 person in each room. Ang meron lang doon 10 or 12, maximum 12 na pang 3 instructor. Pagka pang 3 days niya ay practical sa Valenzuela yon. Valenzuela yung practical nila. Pagka mga gantong pandemic na mayroong mga protocol na sinusunod, paano kayo mag-install ka ng trace ball, ball trace ba yun? Kasi Valenzuela trace na yun yung easy way na mag-contact tracing, guys. Kaya nila ginagawa yun kasi ini-scan nila yun sa training center, yung sa practicalan ng Globe Maritime. Yun po yung alam ko dun. So, kung yun man ay nangyari man sa iyo na pag ano na, marahil ay nararapat mo na siyang i-renew. Yun lang po sa ngayon, guys. Maraming salamat po. Naway nakapulot kayo ng kunting kaalaman dun sa mga naging topic natin ngayon. Mabuhay po tayong lahat. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Pinas at patuloy po yung pag-increase ng COVID-19 sa ating bansa. Ay, kayo po ay laging maghugas ng kamay, sumunod sa mga protocol ng ating government para maiwasan po natin ang paglaganap ng COVID-19. Hindi lang sa labas ng ating bahay, pati na rin sa loob ng ating bahay, at maiwasan natin yung mga ganong kaso. Maraming salamat, guys. Mabuhay tayong lahat.